Worth 170,000 pesos, labors and materials na OFW house project ng isang kasambahay sa Saudi Arabia. Hey guys, ito na naman po muli tayo, ang inyong lingkod, Ref Egay Mix TV. Mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay. At tawagin mo na lang din akong sa pangalang Mr. Guys. So guys, ito na nga po muli ang ating pag-uusapan, ang halagang 170,000 pesos na pagpapagawa ng isang OFW sa Saudi Arabia na isang kasambahay or bilang isang kasambahay. So yun nga po, at ito na nakikita nyo at unti-unti nang hinuhukayan ang mga layout at isineset up na po ang kanilang mga poste or kahoy. So ito nga po guys is nakaka-proud itong kasambahay na ito na talagang nagsumikap para sa kanyang pamilya para mapagawan ito at makapundar ng isang pangarap na bahay na kagaya naman nating lahat ay ito ang ating pangarap, lalong-lalo na ang kagaya nating OFW. So guys, bali ang bahay po na ito ay matatagpuan sa Barangay Manobo, Magpet, North Cotabato. So ang may-ari po ng bahay na ito ay si Ma'am Perlita Obay Onggas na isa nga pong OFW sa Saudi Arabia bilang isang kasambahay. So ayun nga po guys, tunay nga po talagang napakasarap na makikita mo na nabubuo at unti-unti nang nakikita ang ating mga pangarap, lalong-lalo na ang ating bahay. So nakikita nyo po sa mata ni Ma'am, ayan ang nakasilip at kitang-kita talaga ang kanyang excitement at sa ating dream house. So ako guys, feel na feel ko kung ano yung nararamdaman ni Ma'am Perlita na habang nakikita at unti-unti nang nabubuo ang kanyang bahay na pinagagawa. So ganyan din ako dahil bilang isang OFW, naka-video call kami ng misis ko at gusto ko lagi yung nakikita na ginagawa yung aking bahay na pinapangarap. So guys, alam ko maraming nakaka-relate dito sa istorya na ito ni Ma'am Perlita. So bali, ito na nga po at ayan na, nabuo na yung pinaka-structure ng bahay, then may bubong na rin po. At ayan nga po ay unti-unti na nilang pinapalitadahan or inaayos yung mga setup ng mga gagawin. So tunay nga po guys, napakasarap sa pakiramdam talaga. So I'm sure guys, pag ito naranasan nyo, mas lalo kayong sisipagin at lalo kayong mamomotivate sa pagtatrabaho. At talagang every minute guys, gustong gusto nyong nakikita yung pinapagawa nyong bahay. Really kapatid, danas na danas ko na to at alam ko marami na rin nakadanas dito. So, once again, congrats po sa iyo, Ma'am Perlita, sa iyong dream house na unti-unti na nating nakikita at ito ay malapit nang mabuo. So guys, bali ito nga po yung video na ito ay pinapakita, yung loob mismo na ito ng bahay. So ayan, at pinapakita nila yung party ng mga rooms, CR, at yung pinakasala niya. So talagang malaki rin to ang sukat ng bahay na ito dahil kitang-kita naman sa itsura. So yun nga po guys, ayon po kay Ma'am Perlita, ang sukat po ng bahay na ito ay 24 feet by 20 feet. Meron po siyang dalawang kwarto, sala, kitchen and dining area, at isang CR. So including na rin po yan sa loob ng sukat ng bahay na iyan. So tunay nga po guys at nakaka-proud itong ma'am na ito. At bilang isang kasambahay ay talagang nakapagpundar siya ng ganitong kalaking bahay. So yun nga po guys, hindi naman po sa minamaliit, talagang ang sahod po ng mga kasambahay ay sakto lamang po talagang para sa pamilya. So bilang pagsisikap at bilang motivate sa sarili is si ma'am ay talagang nangarap dahil ito ay talagang pangarap ng mga OFW. So unti-unti nang nakakamit ni Ma'am Perlita itong kanyang dream house. So kayo guys, ikaw, ako, tayong lahat, patuloy po tayong mangarap kagaya ni Ma'am Perlita. At kahit po tayo maliit ang sweldo, basta't sa maayos at marangal na paraan is gawin po natin ito. Hindi naman po sa madalian kahit matagal, pero paunti-unti eh makukuha din po natin ito. Basta't tayo ay desidido at nagpupursige sa buhay, lalong-lalo na at sinasamahan pa natin ng pagdarasal, basta't huwag po tayo makakalimot sa puong may kapal. So bali ito nga po guys, palagi ko sinasabi, maliit man ang bahay natin o malaki,
or natapos man ito or hindi, maging proud po tayo dahil ito po ay isang achievement natin sa buhay, lalong-lalo na sa mga ganitong bahay. At tayong mga OFW ay ito talaga ang ating pinaka main target. So, mapagawa natin itong bahay natin, hindi man matapos, be proud. Ano man ang trabaho natin dito sa abroad, engineer ka man, mananahe na katulad ko, or ikaw man ay kasambahay, or mekaniko, or whatever, maging masaya or be proud ka sa iyong kinalalagyan dahil ikaw ay may trabaho. At yung iba ay wag naman po sanang mangutya ng kapwa dahil ito ay achievement na po ito sa buhay. So meron po kasi akong nabasa sa mga comments na nilalait pa yung pagkagawa ng bahay at kung ano-ano pa yung mga sinasabi. Pero okay lang naman po yan at yan ay sa inyong suggestion o ano man. Pero sana matuwa na lang po tayo sa narating or na-achieve nung iba. Dahil hindi nga po tayo pare-pareho ng estado sa buhay, itong mga ganitong kasimpleng bagay is napakalaki na po sa amin ito, lalong-lalo na kagaya namin na ordinaryong nagtatrabaho lang bilang isang OFW. So guys, may halong konting hugot ito ha, pasensya na kayo, pero sana mabukas naman ang puso natin para sa kapwa natin na matuwa tayo sa na-achieve niya. Okay, ganun lang po yung kasimple guys, bilang isang tao or mamamayang Pilipino. Yun po ang aking pinaka-point dito sa sinasabi ko. So anyway guys, balik na po tayo dito sa topic na to. So ayun na nga po, nakapalitada na yung pinaka-pader nila. Then yung poste po is pinopostihan na yung, yung pinapalitada na rin yung poste. So kung mapapansin nyo po yung palitada is meron po siyang design na parang XXX na ganyan. So parang daya-daya man pala, I mean. So nakikita nyo guys, ang ganda na rin ang setup nito. Kahit hindi pa po siya fully finished, pero nakikita mo na yung buong itsura ng bahay. So ayan, at nakikita nyo yung poste niya is naka-nosing, naka... Ang ibig po sabihin ng poste na nosing guys is yung naka-ulbok pa siyang ganyan. Kasi yung iba po is flat lang totally. So ito may naka-ulbok pa siya na nakalabas na poste. Yan po ay nosing po ang tawag dyan. So yan nga po guys, at makikita nyo nakapalitada na. So sulit na sulit ang 170,000 dito ni Ma'am Perlita sa kanyang pinagpagawa na bahay. So bali ang ginamit po nilang yero dito is yung ordinary din na yero, I mean yung pinaka normal lang at hindi siya color roof. Then kahoy naman po ang kanilang trusses. Then ayan na nga po, at meron na ring window jam na kahoy, and then at saka yung door jam. So ready for installing na lang po ito. So guys, bali nga po yung iyong labas na yan ay yan lang po ang nakapalitada, at then may design po siya na mga guhit-guhit or daya-daya mo na ganyan. Then yung sa loob po is totally rough pa lang po siya at wala pang flooring. Then ayun nga po, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Perlita, ang sukat po ng bahay na ito ay 24 feet by 20 feet. Meron po siyang dalawang kwarto, CR, sala, kitchen and dining area. Ang ginastos po niya dito ay 170,000 pesos, labors and materials na po iyon. So, di ba, sulit na sulit po ito sa halagang 170,000 pesos. Dahil ito po ay talagang totally concrete house at konti na lang ay matitirahan na nila ito. So, once again po, congrats po sa iyo, Ma'am Perlita Obay Ongas, isang OFW sa Saudi Arabia bilang isang kasambahay na nakapagpundar ng ganitong kalaking bahay. At unti-unti na po itong makikita at konti na lang ay matatapos na. So maraming salamat pong muli guys. Sana ay na-inspire at may natutunan kayo dito sa video na to. Hindi lang po about sa pagpapagawa ng bahay, kundi po dito sa may mga moral lesson po rin tayong naibabahagi dito. So yun nga po, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Worth 170,000 pesos, pundar na bahay ng isang kasambahay. So yun nga guys, at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video hango o tungo sa buhay ng nagpapagawa ng bahay. Hatid sa inyo ni Ref Egay at ang inyong lingkod, Mr. Guys. So yun nga po, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat guys, at God bless po sa ating lahat.